ang YouTube channel na Kabalyero Paranormal na pagmamay-ari ng isang lalaki na nagangalang George Guerrero ay kalimitang nag-upload ng mga videos ng kanilang paglilibot sa mga di umano'y haunted na lugar. December 2020, sinubukan naman ni George na maglibot sa isang sementeryo na malapit lang sa Mexico at ginawa niya ito ng live sa YouTube. Sa umpisa ng live ay wala namang nangyaring kakaiba, pero sa bahaging ito ng video ay may napansin ang kanyang mga viewers. Sentí bien cabrón aquí. ¿Eres un pequeño? ¿Eres un niño? Nakita mo ba? Hindi ito ganun kadali makita, pero napansin ito ng ilan sa kanya mga viewers at itinuro lang ito sa kanya. Makikita sa video ang tila isang batang lalaki na sumilip sa kanya mula sa likuran ng isang krus at tila pumunta sa likuran ng isa sa mga puntod. Ilan sa kanyang mga viewers ang nagsabing puntahan niya ang puntod, kaya naman ginawa niya ito at... Katulad ng inaasahan, wala namang kahit ano ang naroon. At kung nga naman ang imaheng ito, ay mukhang misteryoso itong nawala. Matapos ang kanyang live, ilan sa mga comments ang nagsasabing muling nakuhanan ni George ang batang lalaki sa bahaging ito ng video. Makikita sa video ang di umano'y batang lalaki na mas malapit na. Nakasilip ito sa kanya at unti-unting nagtatago habang siya ay walang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang nakuhanan. Kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Isa nga kayang multo ang kanyang nakuhanan sa sementeryo? O katulad lang din ng iba na gawa-gawa lang? Iiwan ko na lang sa inyo ang pagpapasya. Habang nag-i-scroll lang ako sa TikTok, nakita ko ang video nito na mula kay TikTok user Paranormal Vibes na kalimitang nagre-re-upload ng mga videos mula sa ibang creator. Sinubukan kong hanapin ang original uploader ng video at matapos ang ilang oras kong pagre-research ay bigo akong mahanap ito. Kaya naman wala akong makuhang iba pang detalye tungkol sa video. Pero ayon sa lalaking nagbibideo, nakarinig siya ng ingay mula sa kanilang basement, kaya naisipan niya itong puntahan at i-record para ipakita sa kanyang asawa na hindi naniniwala sa kanya. At narito nga ang kanyang nakuhanan nung araw na yon. Anyways, I'm here because I'm videotaping because I keep hearing some crazy coming from my basement, like pounding, stuff being moved. You hear it? So anyways, I'm just going, but anyways, I'm going down and I'm decided to videotape it to have proof for my wife. She doesn't believe me. All right, here we go. Hello. I know I hear you down here. I know I heard you. Holy! Oh my! Dude! I just saw it. Holy man! Holy! Holy dude! Bago pa man siya tuluyang makababa sa basement, makikita na ang tila isang itim na pigura na sumilip mula sa ipaba. Napansin niya ito
at agad niyang pinuntahan, pero nang makababa na siya sa basement ay misteryosong nawala ang imahe. Kahit paliwanagin ng video, ay wala ka pa rin makikitang detalye sa itim na figurang ito. Kaya kayo, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Isa nga kaya itong multo? O gawa-gawa lang din ang lahat ng ito? Kayo nang bahalang kamusga. Year 2014, nang i-upload ang video ito at alam naman natin na ang mga kamera ng mga panahong ito ay hindi pa ganun kaganda ang quality. Pero ang video nito ng dalawang lalaki mo nagkakasiyahan lang sa gitna ng gabi ay naging makapanindig balahibo. Dahil sa pag-alis ng lalaki nagkigitara para mag-toilet break at maiwan ang lalaki nagbibideo, hindi niya inaasahan na makukuhanan niya sa camera ito. Ah, kontsa sumari ya. Ya, one, anda, dali. Se li shoda hua! Fuck you. Unang makikita sa video ang kusang pagpagsak ng gitara, pero pwede pa ito maipaliwanag na dumulas lang. Kaya naman pinaliwala niya lang ito at nagpatuloy pa rin sa pagbibideo. Media Xbox. Na pinuda. Conche tu madre, qué wea. Gato Juan. Gato! Kuchidungan! Gato Juan! Gato Juan! Chidungan! Gato! Weon! Chidungan! Weon! Salió una sombra, Julián! Weon! Weon! Salió una sombra! Maya-maya pa, bigla na lang namatay ang mga ilaw. Naakala niya ay pinipiro lang siya. Pero makalipas ang ilang segundo, makikita sa video ang pagtaan ng isang itim na figura na nakita ng lalaki ng pipidyo at nagpakilabot sa kanya noong gabing yon. No, en serio. Weón, se apagó, weón. Ya, en serio, weón. En serio, weón. Che, tu madre, qué weón. Ya, esta weón no, ya sale. Sale con che, tu madre. Hindi naniniwala sa kanya ang kanyang kaibigan at nang i-check nila ang bahay ay wala naman silang nakitang ibang tao sa loob. Pero kayo nang bahalang humusga. Totoo nga kaya ang kanyang nakuhanan sa video? Isa nga kaya itong multo? O gawa-gawa lang ang lahat ng ito? Ang susunod na video ay mula sa channel na Highway 9 na may mga content tungkol sa racing. Pero ang huli niyang video nito, 4 na taon nang nakalilipas ay mabilis na kumalat dahil di umano habang siya ay naglilibot sa isang kuweba kasama ang kanyang alagang aso ay may nakuhanan siya sa camera na makapanindig balahibo. Nakita mo ba? Hindi ito ganun kadali makita dahil wala namang ilaw sa loob ng kuweba. Pero ang nakita niya ay isang maitim na figura na may puting muka at nakaharang ito sa kanyang dadaanan.
Marami mga nagsasabi na gawa-gawa lang ito para makahakot ng views. Pero matapos ang video ito ay hindi na muli siya nag-upload ng bago. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Isa nga kaya itong multo o demonyo? O isa lang din ito sa kanyang mga kaibigan na naka-costume? Ang video ito ay mula sa channel na Supernatural Space na isang channel na pagmamayari ng mga Chinese. Sa video ito, may isang babae na naglilibot sa isang abandonadong gusali sa gitna ng gabi at sa mahigit isang oras na video ay mukhang nakuha niya kung ano man ang gusto niyang makuhanan sa loob ng gusali. Sir!谁呀？Makikita sa video ang tila isang tao na nakadamit na pula ang nakatayo sa itaas na bahagi ng gusali. Hindi niya ito napansin noong mga oras na yon at hindi pa malinaw kung ano nga ba ang pulang imaheng ito. Sa pagpapatuloy, muli niyang nakuha na ng pulang imahe pero sa pagkakataong ito ay nakita niya na ito. Muling nagpakita sa video ang pulang imahe na nakita niya din kaya tinapatan niya ito ng flashlight. Makikita ang mistulang umaangat ang imahe sa sahig at muling lumubog na nagbigay ng matinding takot sa kanya at nagpatakbo. Pero tumigil siya saglit para muling tignan kung ano ang kanyang nakuhanan na sa tingin ko ay hindi magandang ideya dahil ang mga sumunod na pangyayari ay nakapangingilabot. Sa huling pagkakataon, muling nagpakita ang pulang imahe at ngayon ay mas malapit na ito sa kanya. Nang aktong tila palapit na ito sa kanya ay dali-dali siyang tumakbo palabas ng gusali. Ngayon, totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa video? Isa nga kaya itong multo? O gawa-gawa lamang lahat ng ito? Kayo, ano sa palagay niyo? Hi, kung meron kang videos na pwede nating maisama sa ating susunod na episode, i-email mo lang ito sa sircreepstv@gmail.com. Maraming salamat.